siya sa photographer. Kung kusain. Ay, di ba? Oo. Most memorable moment during training is... Ayan ba yun? Ano? During training, bonding, nakilala namin yung ano, maraming kaibigan. Siguro nung outdoor tsaka nung gumagawa ng ano, matawag dito. Plates. Mga plates, yan. Si Sir Leo. Submission. Hindi kami na yan, malakas kami naman eh. Future plans, after graduation siguro enroll pa ng DD para ma-enhance pa tsaka... Ganun din ako. Kung sasamahan, susuportahan kita. Action. Okay, change. Okay. So, oops, nakatulong pala sa akin. Ina, so, dati hindi ako photographer na yun. Pinagkatiwala ng company na ako na yung naging photographer. Tulong ng oops yun. And then, during the oops time, hindi pa ako marunong humandle ng camera. Proper well. Ngayon, medyo okay na. Future plan, sana maging part ako ng oops, member. Most memorable, nakawala ako ng tripod habang ginagawa yung final play. Dahil sa puya. Then, future plans, bibili ako ng tripod. How does oops change be as a photographer? Siguro yun nga, natuto ako humawak ng camera in terms of settings tsaka sa composition kahit pa paano nakatulong. Kasi dati kuha lang ako ng kuha kahit hindi pantay-pantay. So, ganon din. I learned how to shoot in composition. And OPP changed me a lot during the day. May future plan. Yung tripod? Yung tripod pala, ni Mike nawala, nakuha ko yun. So, future plan mo, papalik ko sa labi. So my future plan is I plan to... Busy man. No. No. To become a member of OOPS. Wow! The best! Pagkatijiran mo. Yun! Take action. And dahil sa OOPS, nalaman ko kung wala pala talaga dapat na brand war between Canon and Nikon. Kasi pare-pareho lang pala yung nasa gumagamit yun. Tsaka technical, yun, at least na mas nalaman ko yung technical side ng photography. Yun. How did oops change as a photographer? Natuto kong hindi na mag-auto. Pwede pala yun. Tsaka... kasi auto lang parate. Tsaka... na-realize ko marami palang mga more than hobbyist tsaka mga professional photographers dito sa Dubai. So, magandang ano siya. Magandang community. Most memorable moment during training, yung syempre, most of us, yung grand outdoor. Kasi ang dami natutunan. Tapos, yung kahit na buong gabi kang gising, hindi mo napifeel yung puyat. Kasi nga, marami ginagawa. Hindi, lahat nag-enjoy. Ako yung ngayon, kasi sumayo si Kuya Jonathan. Siya yung grand outdoor. Saka, panaglalakad ka pala sa Dubai, ang daming palang pwedeng makita. Like, yung lalo sa Bird Dubai, sa Creek, maraming pwedeng story ang makuha. Future plans. Mas mapaigi at yun nga, matuto pa. Hopefully, mag-enroll ulit sa mga iba pang classes ng oops. Advanced, ganun. Yun, advanced lessons din. Saka, more than a photographer, be a better storyteller. You know. Yes, yun lang. Okay, how does look change as a photographer? Marami pa ng klase ng picture, hindi lang puro selfie. Yun, tapos natuto na marami, composition, yung pag-metering. Sobrang dami palang kailangang pag-aralan na hindi ko talaga alam yun dati. So maraming salamat sa oops. Next, most memorable moment during training. Actually, hindi siya sa outdoor siya sa fish market kasi nagkaroon ako ng fine, 200 dirhams.
plus two black points, kami dalawa ni Kuya Jonathan. Sama na naman ako ron. Video talaga. Okay, sa future plans ko, syempre, gusto na ko sana mag-member kaso meron pang two batch para mag-volunteer. So, maraming salamat po sa UPS.